input interface, USB LAN, USB LAN. Okay, so nag-ready na siya. Morning ko niya, function niya, copy scan, print box. But, so, panin blue indicate nga, natas copy setting, copy mode ta. Matita spread, o, oh, usap yung one. Ang iba din yung sa panel niya. Okay, scan, box. So, default niya is, ano, copy. Okay, kunwari, mag-copy tayo. So, ito yung, printed page. So set up. Same na sa ibang printer. Ito yung ano niya. Kasi so ano tayo, mag-copy tayo. Dito tayo sa mono. Kasi monochrome lang to eh. Sa mono tayo. Ha? Tayo. Cannot found appropriate paper size. So please confirm paper of tray. Nakalagay dito E4. So ito yung setting niya eh. Dito sa right arrow. Ito. Scan size niya is gawin nating letter. So yan man. Okay. So nakalagay dito letter na. So copy tayo. Uno. Okay, copy na siya. Kanina hindi siya nag-copy kasi yung paper setting dito, paper size dito is letter, so, and then dito is A4, kaya hindi siya makapag-copy. So, di ba? Ito naman is flatbed scanner. Ito. So baliktad sa EDF ha, yung ano, may ano, may printed page is side down. Kanina side up dito, side down naman sa flatbed. Copy tayo. Uno. Okay. So pag may madumi sa pag copy natin, example madumi dito, may line, pwede din sa EDF. So konting bonus lang. Gamit ng ano, pili tisyo, tapos lalagyan ng alcohol or tubig. Okay. Okay, so ito yung input trays niya, multi-purpose sa standard tray. Multi-purpose, meron siyang capacity of 50 pages. So ito yung tray niya. Ito yung lagay yung ano. Example, yung papel is scratch, so may printa sa kabilang side, so yung blank page side up lang. Okay, so pwede siya ano, for letter saka long size 8.5 by 13. May indicator naman dito, di ba, nakalagay. Ito naman yung standard tray, so meron siyang capacity of 250 pages. Pag magpasa 250 pages, so mayroon na mga effect sa ano, printing niya. So, multi-feed din yung mangyari. More than the capacity sa ano, sa standard tray niya. Tapos maglagay naman dito is baliktad sa type purpose. So, ganyan maglagay. So, nasa side down yung blank page. Tayo ng reports. Dito reports. Sa reports, press mo lang yung setting. Setting, then reports. Then print tayo ng configuration. Yes. Para mas lalo makita natin yung ano niya.
paglabaso. Yung iba, ano kasi ito eh, scratch kasi ito eh. So, paglabas niya, side down yung printout. Yung pagtanggal natin sa cartridge, ito lang yan. Ito yung access door niya. So, may switch dito. Press down natin ito. So, ganyan. So, ito yung pagtanggal. So, meron siyang drum kit. So, matatanggal ito eh. Ganoon lang yan. Ito yung lock niya. Indicator niya. Ganoon mo lang yan. Tapos ko lang. Ito yung cartridge. Ito yung drum kit. Ito. Balik natin. Ito lang. Yung switch niya. Ito lang. Okay. Then dito. Pwede matanggal yung ano, yung transfer roller. Yung whole assembly niya. So meron siyang blue dito na lever din. Tanggalin natin 'to. Pwede mag-jam dito sa duplex. So tanggalin natin 'tong ano, 'tong part na 'to. Itong transfer assembly. Tapos if may papel na makita dito, so pwede na natin matanggal kasi wala na 'to eh. Lock natin ito. Ito yung lock niya. Dalawa. Okay, balik natin tong cartridge. This door. Okay. So, balik. Inisialize siya. So, ni-force ko balik. Ito siya i-con balik. Okay, naka-default na siya. Ito siya i-letter. Letter natin to para makapag-copy siya. Okay, copy. Yung output pala niya is meron siya capacity of 150 pages. So paglampas nito is possible mangyari remaining na no pages din na siya kalabas o mahirap pa siya paglabas kasi puno na eh. Okay, okay na. Example, pag nag-jam yung printer, so gawin natin is una ano natin to, open natin yung access door, then tanggal yung mono component cartridge. Mono component kasi ano na siya eh, pero kasi siya yung drum kit. Ito yung papel, so meron pa nakita dito, no? Gawin natin stick natin ito. Ito yung rear door niya. So i-open mo lang ito. Open. So kita yung papel, diba? So ilayin mo lang. So dapat naka-open yung access door dito sa top cover. Kasi pag hindi, itong papel na ito, nahihirap pag asa magtanggal. Kasi may spring kasi itong ano, abuser eh. Ano, tanggal na. If ever na mayroong problem sa printout, example, malabo yung ano, example ito. May part dito na malabo. So check natin yung condition ng ano, ng scanner. Yung LSU niya, laser scanning unit. So tanggalin mo na ito. Then check natin yung ano. Ito yung ano yung scanner niya. Dito lalabas yung laser papunta sa dito sa drum. So, kuha lang tayo ng ano, pampunas. Dipunasan natin to. Yung pangasin natin doon dito. Yung stroke lang. So, dito kasi yun eh. Yung scanner, yung LSU niya. Ito yung ano niya, groundings niya dito. Groundings papunta sa drum kit pati sa cartridge.
Nag-access naman tayo dito sa service maintenance menu. Okay. Gawin natin itong button eh. So, press natin yung button ng setting. Dapat mabilis na. Setting, design, 0103, asterisk. So, nakalagay dito, zoom, ikaw na dito. Focus. So, nakita nyo yung ano, service maintenance password. So, yung password nito is 6 na 0. So, gamit. Huwag yung gamitin itong ano, itong button na to. Dito lang kayo sa ano. Sa kita nyo sa LCD screen. So, number sa number 0, 6 na ano. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Okay. So, makita nyo dito. Ano? Ito na. System maintenance, panel, copy, scanner, fax, print. So, gusto nyo ano, i-disable nyo ano, yung toner, yung sensor nya. Ito na kayo sa print maintenance, and then ito na kayo sa ano, engine diagnostic mode. Okay mo lang yan. So, kung nakita nyo to, hindi na magagamit itong, ano, itong navigation button na to. So, dito na kayo sa number. Yung number to is, ito yung app. Yung app navigation nya. Then, number 8 is down. So, let's try. So, up tayo. So, yun. Diba? Pag dito kasi, hindi siya gumagana eh. Dito lang. Okay. And then, dito tayo sa sensor. Ito, sensor setting. So, yung okay niya is number 6. And then, yung select niya is, pag gusto niya i-ano to, i-enable to, number 8. So, number 8. So, ano muna to, 6 muna. Select. So, magbibling-blink yan. So, if gusto nyo ibahin yung setting, 8 lang. No? Okay, okay na, balik kayo sa 6. Okay. So, ito yung toner sensor. So, back tayo, number 4. No? Number 4. So, dito naman tayo sa... Okay. Balik kasi sensor setting. Sensor setting, then 6. Yung okay ah. Dito tayo sa aside dito sa toner sensor, mayroon din ano, drum over life. So yung drum kick niya, if gusto pa nating ano, sutin niyo yung ano niya, yung gamit niya. So pwede niyo ano, igutin niyo ba to or stop. No. So dito is continue. So 6 lang to. Select. Okay, so back tayo, number 4. Okay, sensor setting, balik dito sa factory mode set. Then the status, so the status, test print, number 6. So, pwede rin mag-ano kayo dito, mag-test sa motor, no? User pump test, yung mga clutch, yung ano, solenoid pala nya na-test rin dito. Switch gun. Okay, so i-focus ah, ano, na-focus. So okay na tayo sa ano, sa maintenance mode. So back tayo, number 4. So yun lang. So do you end service maintenance? So yes ko lang. Okay. Na. Ito tayo sa control panel, then devices and printers. So, naka-install na yung OK dito for MB472. So, gawin natin ngayon is enable natin yung duplexer niya.
doon tayo sa printing preferences. Kita nyo. So, dito tayo sa two-sided printing. So, pili lang kayo, long edge ba or short edge. So, dito tayo sa long edge. So, yung paper size niya is, yung nasa printer is short. So, 8.5 by 11 letter size. So, gusto nyo mag-toner saving mode. So, pwede nyo i-ano to. Save level high. So, yun. Pwede nyo i-off lang to. Or sa printer setting. Kung ano yung nasa set sa printer. So, automatic dito ma-apply sa ano, driver nyo. So, pag hindi pa to na-apply. So, i-apply mo lang to. Tapos, okay. Click apply din. Okay. Okay. Try tayo. Natin ito. Okay, control P tayo. Print. So, dapat yung printer is okay ah. And then, pag duplex, print on both sides tayo. Print tayo. Duplex na siya. Play. So, wifi naman tayo. Kung gusto ng mga client and user na gamitin yung wifi, tanggalin yung muna yung ano, connection sa LAN doon sa likod. Kasi ma-conflict kasi yan eh. So dito, dito tayo sa setting muna. Then, dito tayo sa admin setup. So sa admin setup, okay. So yung password niya is 6 na A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gusto nyo yung ano, shortcut, dito na kayo sa left arrow. Huwag dito kasi malayo eh. Dito na kayo, okay, enter. Then dito tayo sa ano, sa network menu. Okay, so network setup. Then wireless setting. Ito setting, then ito yun oh, kalagay. Lock tayo. Wireless setting, so enabling wireless network communication will disable wired yung LAN sa likod. So automatic setup, wireless network selection, okay natin to. So hanapin niya yung mga available na ano, SSID. Example dito, RND. So nakita niya, di ba? RND. So yung password dito, dan tayo, yes. Yun yung password niya. Yes. Yes. Okay. So, sa panel, wala kayong makikita na ano, may wifi na ilaw. So, paano makikita yung wifi na na-connect na siya? So, ganyan ito, no? Wait a moment. Network initializing. So, paano natin malalaman if yung wifi connected na. So, dito tayo sa 3. So, dito, kita nyo, di ba? Yun, online. Kita yung online. So, meaning, ano na siya, connected na siya sa RND. Okay. So, sa pag-copy ka, wala na kita, no? Ito na sa print function. So, makita mo, ano na siya. Connected na yung wifi. So, try tayo ng duplex copy. Okay. Duplex copy. So dito tayo sa ano, copy function dito. Then so so dapat yung pag ano natin no, pagtunan ng pansin is muna yung ano, yung papel dapat yung size dito sa setting, scan size letter. Huwag A4 ah. Then dito naman duplex copy, dapat naka ano yan. Kanina kasi naka ano yan. Off yung duplex. So, duplex. So,
bak-tubak dito, then dito naman sa pag-print niya, bak-tubak din. Duplex din. Okay. Okay natin to. Back. Okay, so nakita yun sa ano, no? Dito sa panel. So, duplex, duplex na. So, start natin to. Copy, muna. So, lalabas siya dito, no? Kasi mag-duplex siya, eh. Mabalik naman siya sa ano, sa loob. Then, lalabas. So, dito naman, duplex din dito.